sa yung USBF. Bug raid. I-read ho natin sa ngayon. Hello guys, this is Soxie Mendoza again at welcome sa aking YouTube channel. So, palambing naman, paki-like and subscribe at para naman ma-sustain natin ang channel na ito. Okay. Bibig ko, ano po ang dami kong kwento sa'yo. It's been almost a month na hindi tayo nakita. Oo nga eh. So, kumusta na ikaw? Maganda pa rin, nagdola mo. Mahaba ang hair. Guys, pinaka-importante, kailangan mahaba ang hair. Oo. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kami po ay narito sa isang lugar sa Mindoro State University, Calabar City Campus. At bilang isa sa mga guro ng university na ito, ay ako po'y binisita ng aking BFF. At kanina ho ay kita kong yag-yag siya papunta rito. At parang gusto kong bag raid. I-raid ho natin siya ngayon. At syempre pa, gamit ang kanyang bag. Ano-ano nga ba yung mga nilalaman ng isang bag ng isang Soxie Mendoza? At alamin natin. Kaya samahan niyo po ako. Biglaan naman eh. Napunta lang ako dito guys kasi gusto kong magkwento. Bigla na lang ibabag-raid ako. But anyhow, I want to show you at i-share with you guys. Kung medyo magulo dahil surprise attack ito, ay okay lang naman po. Sige, BFF, okay, ikaw sige. Na magbukas dyan. Ha? Ako na ba? Oh yeah. Ito. So unang-una ay ano ba to, kulo? Or alcohol? Alcohol. Okay. Siyempre pa, kinakailan may dalang alcohol kasi para iwas sa germs at iwas kung ano man yung mga virus na pwede natin makasalamuha. Okay. Sige, so, saan ba tayo? Magbubulsa muna ba tayo? Patin mo, hindi ko na ma-check eh. Bulsa muna. So, wala pong laban ang bulsa, sad to say. Okay, front packet. Pero kaya yan? Mukhang wala din ho. Kaya magko-concentrate tayo sa middle. Ano ba talaga yung major-major na laman ng bag ng aking iya? Tingnan lang muna guys ha. Ilap baka pwede ilapit natin din. At tingnan muna natin yung mga BFF kung kita naman ang mga laman ng bag. Sige, okay. Yan mga kaibigan, i-start na ho natin yung ating gagawing bag raid. Sa bag, syempre pa, ng aking PM. Pwede mo rin interviewin ako kung para saan yung okay. Unang-una muna po, ilabas natin. Ano ba to? Kailangan ba ng pautang? Oo, pero pa diyan din. Utang mo ako dito. 1,750. Oh, yan. Pero in fairness, nag-deliver tayo, guys. Kaya lang ay gulo-gulo. BFF, pati lang ako may utang sa'yo. Ay, unang-una yan. Ito naman yung cash. May cash yung pinahiram sa akin ito. At syempre po, isa po sa mga business ni Soxie Mendoza ay yung kanyang honey na pure. Okay. And talagang honey talaga ito. At nakalagay and, dito, sino yung mga aking mga yeah. Ano, kung saan nakikita mo. Okay, honey. So medyo buklatin lang mo natin ng ano. Nakakaya! Confidential ho yun laman, kaya buklat-buklat lang mo tayo. Huwag na pag-isabihin ng mga figures. Ayan. So ito po yung listahan ng mga pautang. And then saka BFF, pagka may mga importante rin kasi ako ay, kasi may memory gap na ako, I am 52 years yes. old. And nakakalimutan po, kunyari may binigay na ano details sa akin, mamaya nakalimutan ko na kahit pangalan ng tao, sabihin, ma'am, sino ka po kayo? Yun ang isang bagay na ano kailangan natin ay laging maging alert tayo. At saka sa business, kinakailangan talaga natin may record kasi ito yung memory of our business. Kahit po gaano ka bright ang inyong memory, dadating mo ang panahon na makakalimutan mo. Pero kapag ikay may record, kahit so that is the best, yes, that is the best memory of your business. Okay. Kaya dapat wala. Okay. So ang sunod naman po natin ay, wow. BFF, panligo ko yan. Panligo ko yan. Kasi mainit kasi lagi kasi ako naglalakad. At tatricycle lang tayo. Guys, at tatricycle lang tayo. Kaya, lagi akong ginagayon ko talaga. Kasi pang-refresh ko talaga. Kaya, mumurahin lang ang binibili natin. Pension plan. Wow, next. Ano pa? Ay, ano muna tayo? Ay, pa ko meron din naman akong tissue paper. Tissue paper. Okay, sige. Okay. Oh, ay, but first,
Ano ba tawag dito? Ito ng ano? Ano ba tawag yun? Kasi ito bag na to. Oh, ito naman ito ay wallet bag. Wallet bag. Ano to kasi, dito ko inalalagay ang aking iPhone 15 Pro Max. Kasi very sensitive ang camera niya, nagagasgas. Tapos pag nilagyan mo ng kung ano, ay basta, yun ang dahil ng mahal kong aking telepono at minsan na, regalo lang yan. Shout out sa iyo, Honey Lim. my best friend, Lim. Ay, binigyan niya ako ng iPhone 15 Pro Max. Wow! Nakakawa talaga ng hair ko. Saan all? So, dito ko nilalagay siya, guys. Kaya lang nakalagay siya dyan. Sige. Okay, next. Okay, ito muna. Siguro. Yes, parang gusto ko yung nasa ilalim. Sige. Oh, may payong. Bakit? Bakit? Para sa ulan, para sa init. Siyempre, tag-ulan. Oo. Okay. Yes. Kala ko ibubukad mo. Kala ko ibubukad mo. Nakakaya! Okay, next wallet po. Oh, medyo lalabhan na natin yan. Madumi na ba? Yan! Kaya lalong gumaganda at napapanatili ho ang kagandahan ng isang socks si Mendoza dahil sa wallet na ito. Ang haba ng hair talaga. Okay. Meron ka foundation ba? Maybelline. Maybelline, pang ano natin. Tapos eh, pang gayon, ewan ko. Basta pag pinapawisan ako, ay saka alam mo, maartistahin ang lola mo. Kapag buhawi naman sa labas. Kailangan natin mag-sukay naman, o diba? O, syempre pa. Ang lip sheener naman, dahil napuputok-putok ang lips natin, lalo na pag December. Kapag mahangin. Ay, syempre, kailangan po nila ng hair. O, ito naman, pang ano to? Ay, lipstick naman yan. Ito naman ay pampakintat. Pampakintat. Lagay na po natin, guys. Ang saya, diba? Ang dami namang wallet nito. Dito na ba tayo? Major-major na? Hindi pa. Ito. Ayan, sige. Okay. Mukhang lagay ng mga ballpen. Wow! Okay, ang dami ha. Ang dami ito. May lapis. So, syempre kapag signing ng contract at kapag may mga kontrata, hindi pwedeng walang ballpen. Mostly, ano bang ginagamit mo? Blue or black? Ay, ano kasi, black pagka ano sa mga cheque, tapos pagka mga legal documents, black. Kasi sa amin dito, kapag may mga documents kami, blue. Ang pinapagamit namin ay blue. Kasi kapag sinaserox na, black. Oo. So para makita yung ano, yung originality ng document, kinakailangan siyang color blue. Yun din ang ginagamit ko pagka kunyari maglalagay ako ng delivery note, at kailangan isulat black. Blue ang ginagamit ko. Pero pagka sa signing naman, ang ginagamit ko, pagka nakita ko lahat ay walang blue, ay nahihiya din naman ako sa aking client na technicolor ang kanilang document. So, I go with the flow. Kung ano yung needs ng papers, doon ako nag-aano. Kaya napakarami. Kaya napakarami. May chop option. Wow. Ito wow, naman. Parang ang pangit ng wallet ko. Ay, ito muna. Ito, BFM. Ganun daw kasi, pagpangit at pagluma ng wallet, pagdami ng laman. BFM, pero bago yan. Yan, ito muna. Ah, mga coins ba ito? Oo. Parang wala naman laman eh. Oh, at least meron. Viewers, ayan po, meron po siyang 3 milyon. Sa kanyang ano, wallet. Gusto kong i-ano sa inyo, information din ano. Mm-hmm. Ang coin parts daw po ay para sa coins. Mm-hmm. So, huwag natin itupi-tupi ang pera dyan dahil nang parang nakakaawa din iiyak ang pera. So, hindi ko dyan nilalagay ang mga bills. Talagang coin. Kaya siya tinawag na coin purse. Para lang talaga sa coin. At saka ano rin ha, tip sa wallet. Dati kasi nagre-red wallet ako. Huwag tayo mag-red ng wallet. Kasi red is very powerful. At it's like it will burn your money. Para sa aking ano lang ha, para lang yung sa aking pananaw lamang ay isang tip din sa inyo na huwag na kayong maggamit ng red wallet. Dahil so, ibig sabihin any color except red. Dahil kasi red is a very powerful, it attracts positive energy. Kaya lang parang feeling ko ha, sa aking sarili paniniwala, masyado siya mainit sa pera. So, ito guys, ay pen shop din naman siya. Kaya lang, papalitin ha, pero hindi pa natin nilalagay. Sige, tingnan natin. Pero sa mga boys man din, basta gusto daw nila yung ano luma at saka pangit na wallet na. Bakit? Kasi parang ano may symbolize siya ng ano ay ng more money. Saka tips nga rin nga sa wallet, 'di ba may nakikita tayo mga ukay-ukay sa na mga wallet. Para sa akin ha, sabi kasi sa akin ni Lin Chinese siya kasi. Sabi niya, "Wag daw bibili." Kasi yun daw negative energies ng wallet, ay pwede mo rin makuha. Paano kung laging ano siya, run out of money, para maipasa sa'yo. So, kahit mumurahin, gaya ng pen shop, parang 200 pesos lang ito. Kasi ito lang, tingnan mo balaklat mo, BFF ko ng mga laman. Tingnan natin, yan. Oh my God! I have lots of money!
Okay. Kahit lahat pwede ba natin ilabas? Sige, oh ayan my God, po. Hindi lumalarga o umaalis ng kanyang bahay si Soxy Mendoza without money. Wow, ang dami naman ito. Parang balik ko dyan. Ano, once ko BNK. Dapat kasi ulo sa dapat daw kasi, pag inilalagay dito sa wallet din, iwasan yung iwa-iwaran. Kailangan daw ay very organized. At yung ulo ay... Yeah. Ah, dapat pare-pareho din. Pare-parehas. Pero I don't really have the time para gawin yung BFF. Basta, natutunan ko saka hindi magwawala kasi ako ng coin bars. Kung saan ko naiilam. Eh, kung sayang naman ang pera. So, ibig sabihin, no, meron siya, 1,000 shitty meal. Yun na po yun. Yun na lang, BFF. Sige, okay. May pangkain na tayo dyan, di ba? Oo naman. Okay, syempre pa, may mga hidden. Ayun, tinan mo ito. Ano yan? Oo, may mga hidden. Basahin mo kung ano nga. Papalitan na po natin ito sa salamin. Wow! Ready! May bago ang na siya. Ang lens po, lens. Lens may bago na siya sa salamin. May bago ng yung lens. Yung lens po ay... Pero okay pa yung frame. Okay yung... Ay hindi, inabili ako ng bago. Ang ginagawa ko kasi guys ay... bumibili ako ng original na Oakley sa Amazon. It worth 10,000. Kaya lang medyo mahal guys ang aking... itong salamin, kaya 17,500. Kasi yan ay Essilor. Verilox. 17 wow. Na progressive. Kaya lang, every 2 years naman siya. Dahil guys, kasi mostly every 6 months. Every 1 year. Kaya lang, ito kasi progressive. Sabi ng doctor ko, pwede na daw ng 2 years. Ang puhunan ko guys ay mata. Hindi siya pwede yung mabigat. Kaya, ang range ng aking salamin ay 17 to 19,000. Yung lens lang ha. Tapos yung aking frame ay nasa 10,000. Ay kaya lang, kailangan mamuhunan tayo kung ano yung ating ginagamit. At sa akin, kasi I should have a very sharp eyes. Kasi alam mo naman, it gives me money. Wow. Okay. Siyempre pa, sasakyan na lang at soon. Oh my God! Ay, nasensya siya! Ibig sabihin po, pwede siyang mag-drive. Ano ba? Restrictions ko ay B1 and B2. So, lang yan na, slight vehicles tulad ng kotse, van pwede rin. Actually, I'm driving, kaya lang ay ang tagal ko na hindi nagpa-practice. Let's see pag meron ng car ang lola mo. Ito BFF, ano to? Ano naman ito? Ba't kailangan natin ba dapat meron? Kapag po kayo ay engaged sa business, kinakailangan po wakaalis na may wala yan. Na walang calling card. Kasi any moment po makakatagpo tayo ng business partner o kaya naman ay client, hirap naman maghahanap pa tayo kung saan tayo magsusulat. So kailangan dapat ay? Abot-abot na lamang calling card po. Sa calling card, narito po yung inyong pangalan, yung inyong position, at syempre pa hindi mawawala yung pangalan ng company at saka yung contact number. Ha? I am Uriah. And so from she is Uriah. Thank you po. Lagay natin. Ito pa. Marami pa dyan yung mga yan. Okay. Siyempre pa. Dahil siya yung wholesaler, at siya po ay nangungontrata, kailangan niya meron siyang card mula sa City Mart. Pinakamura in fairness ang mga bilhin sa City Mart. Kasi sa City Mart, most di ka namimili. Yes. City Mart, Pure Gold, saka sa Gaysana minsan. Kasi may mga items minsan, iba-iba rin. Mm-hmm. Sa, may mura, may mahal. Kunyari, pero mas na mura sa City Mart. Oo, sa City Mart at GE Mart, mura din yan. Eh, kaya lang, may mga items din na mahal dito, mahal doon. Iba-iba, syempre, iba-ibang supplier. Iba-iba yan. Miss Soxy, ano ba yung pagkakaiba ng wholesale club at saka yung card ng value card ng City Mart? Okay. Kasi ito yung pag may business ka, pwede ka mag-apply na may business permit ka, may tindahan ka, may mga sari-sari store, pwede ka mag-apply sa City Mart. Magbibigay ka lang sa kanila ng requirements gaya ng business permit, blah blah blah, picture, pupuntahan nila, i-check kanila. Pwede ka mamangutang dyan, kaya lang hindi tayo namangutang guys. Credit card lang tayo. Okay, yun lang. Tapos ito naman yung value card, ito yung ginagamit ko pagka individual. Hindi naman lahat ng binibili ko sa wholesale. At saka pag sobrang daming pila doon, hindi doon ako pumipila sa mga ordinaryong pilahan. At dito din, kumbaga, basta bumili ka ng groceries mo, at least nakaka-accumulate ka rin ng points. Okay. Paliwanag mo naman ito, Robinson's Rewards. Okay, ito yung Robinson's Rewards sa pagbibili ka sa, kunyari, sa handyman, o kaya ay pagka mag-grocery ka rin, ay... sa Centro Mall, sa Robinson, ano rin mo rin yan. Okay, Suki card naman ng Mercury Drug.
ay ito, nakakakuha rin tayo guys dito dahil nabumili tayo ng maintenance minsan ng gamot ni inay. So, ka-maintenance ko rin naman, syempre, vitamins. Matanda na ba? Oo. Kailangan may maintenance hindi, na? Hindi, tsaka ganito, okay lang na wala kang pera pag bata ka pa. Pero pag matanda ka na, kailangan may pera ka dahil pambili mo ng maintenance mo. Wow, another reward naman ng Ace. Yun, so bumibili din tayo guys sa Ace ng ating mga kailangan. So guys, tapos na tayo dito. Ayun, wala na. Okay. Wala na. Okay. Okay. Okay, yun. I-separate na natin siya. Next naman. Wow. Ano to? Bakit meron ka nito? Ay, kasi naiinitan na. Naiinitan. Pag naiinitan tayo, ay kaya lagi nakapusot ang lola mo. Matanda na kasi madaling ma-irrit. This one naman. Ay, ito susyanin. I love this. Talaga. Susyanin talaga. Ay, kasi pag may tumatawag sa akin, alam na namang lagi na lamang naririnig. O ano, nahihirap naman lagi nakaano sa tenga. So, meron tayong ganito guys. May paganito tayo. Binili natin yan. Tsaka, earphone, ear. Ano lang dito? Ear. Ewan ko, ear. Ano? Basta nilalay ko sa ear. Oo. Oh, yan. Okay. Mag-dip ko ng cards ulit. Ay, hindi. Dahil kukunin na natin guys ang ating ano, salamin sa mata. So, ito yung record ng salamin sa mata ko. Yun yung Hoya, Verilux, Essilor, yung yearly na inaano. So, pag dahil kukunin na natin ngayon, nakalagay lang siya sa isang pouch. So, pag may na-release yung salamin natin, kukunin natin, ay inilalagay natin dyan, guys. So, pinapukumpara ko rin yung progression ng eyes ko, kung na-abuse ba siya, use and abuse. O, diba? Pinagkukumpara ko yung distance ba, na-akma ba siya sa edad ko. Parang organized ako ulit. Oo nga. Napansin ko nga. Huh? And last! Oh my God! Para malaman natin kung last talaga. Wala na. Yeah. Ay! Ay! Pa. Pa may 20,000 ako pala dyan. Ayan! Yan, ang dami pa. Oh, ang dami pa. Hindi ko na nalilis. Ah, sige, explain mo muna yung dalawang yan. Ah, itong 20 pesos kasi minsan ay may nababayad ako sa tricycle, hindi ko na namamalayan na ano. Minsan naman ito, pagka minsan may binibigay sa ating mga papers na kalagay siya, minsan ay inalalagay natin sa bag, ay nahuhulog na siya. So, at sa kabisihan minsan natin, hindi natin lilinis ang bag natin, BFF. Okay. Kailangan ko na siguro ng last yaya. Wow. Parang gusto kong merong garin eh. Yung papirma ka na lang. Ay, BFF, kapag negosyante ka, napaka-importante na meron kang ano, meron. Dito lang ako nagsimula, guys. Kasi nangutang ako sa DTI, SB Corporation, ng puhunan ko 50,000 noong pandemic. So, nag-issue ako ng post-dated check. At syempre, I'm building my credit score. So, 50,000 ang inutang ko doon. So, nagbigay ako ng post-dated check ko. So, lahat ng pera ko, inalagay ko dito, ay pinababayad lang natin ito ng sa utang. Sa utang tayo, ang tawag doon ay good debt, BFF. So, hindi naman tayo nangungutang, guys, ng para sa mga luho natin or whatever. Ay, ginagamit na ito. Tapos, nakabayad tayo ng 50,000, pinautang tayo ulit ni DTI without interest, 365,000. Wow. Binabayaran ko yan, at yun ang niro-roll yun natin kung saan tayo kumuha ng ano. Bale, nabuild ko yung credit score ko, BFF, kaya marami ako yung mga ganyan. Sige, so, natin. Ano lang natin, dito sa ano sa check, kinakailangan ho, yung first part kasi ay listahan ito kung saan o kanino mo inisyo yung check for monitoring purpose. Parang cash flow monitoring yan. Para at least pag mayroon dito na may date, kung kailan yung, baka pumuto. Mm-hmm. At saka yung may check number din, tapos yung mga particulars, kung sino ba yung binayaran mo. Mm-hmm. Kunyari si Ormeco, nagbabay tayo dyan ng check. Mm-hmm. Kung magkano yung pumasok, magkano yung lumabas, o yun, dito ko siya nilalagay BFF. Yes. Okay lang ba BFF nakalagay dyan? Monitoring kasi ito, para alam natin kung kailan puputok. Kung kailan puputok, kailan mapondohan para hindi masira yung record natin. At syempre, pamamonitor natin ilan yung mga check na na-issue natin at ilan yung check na kinakailangan pondohan kaagad natin. At guys, ganito, napaka-importante na hindi mawalan at ma-drain ang pera niyo dito. I don't know, pero nag-open tayo dito, 10,000 na maintaining balance dito. Pag pumutok yan, 2,800 kaagad. Masama pa ang record mo. Oo. Bakit kinakailangan may signature na kaagad? Ay, dahil ay bakante pa siya. Hindi, kasi actually, in the business, there should be two people signing. Yan ay kapag joint account. Eh kaya lang, ang
Iraya Life Enterprise at ang Iraya Life Events Catering, ang nature ng business niya ay single proprietorship. So, ibig sabihin, when you say single proprietorship, isa lang yung may-ari at tayo lang ang may-ari kaya isa. Pero kung corporation na siya, dalawa kayo, at least dalawa. So, isang control measure din sa business na lagi-lagi dapat, makikita nyo lagi pagka may PO, may kung anong sasignan, it should be two people. Kunyari, the general manager and the accountant, laging two people yan. Kaya, naglalaan ang check diyan ng ganun. Oo. Okay. Madam, hindi ka natatakot na baka mawala itong may signature ka na kaagad? 52 years old pa, 20, nung nag-abroad ako, yun ang hinabayad ko sa Holy Infant. Mm-hmm. So, nag-abroad ako at the age of 33, nag-check-in na ako. Never pa akong natagbukan ng check-in, in fairness. So, ang ibig ko sabihin, hindi ka natatakot na halimbawa mawala ito, magamit. Magamit ka agad dahil kasi may signature, makapag-withdraw, makapag... Ay, naka-online na ako. May system, sophisticated na ang system ng banko na pwedeng mo ilock. And apart from that, ay VIP customer tayo ni Metrobank, so tatawag lang tayo, paki-hold niyan. At pag may malaking amount na, at wala naman pating laman, ang pinakalaman lang niya, 10,000, pupuntahan ko lamang yan. Uh-huh. Kailanman, ang bangko ay hindi ko yan lagay ng pera. Papasok, lalabas. Daanan lang. Daanan lang yan, lang yan sa mode of ano. Pero kumikita din niya kasi isang booklet mo, 500 pesos. Oo, kasi kapag nasa business ka, talagang ang bangko ay hindi pipwedeng... pagtaguan mo ng matagal. O kasi, talo kasi inflation kasi, rate. Yun. So, pwede lang, daanan lamang siya para yung transactions mo at flow ng iyong negosyo ay magtuloy-tuloy. Tama, okay. So, yun. Okay, ayan. Okay. O, ito mo nasa likod nito. Bakit meron kang ganito? Eh, kasi guys, check yun na, meron pang pass mo. Hindi, at dito ang ating maintaining balance dito yung 10,000. Kasi, may mga client tayo guys na may bangko sila na land bank. Sabihin, may Gcash ka, may Gcash ako. May land bank ka, mayroon ako land bank, PPI. Kahit yung 2,000 lang, nilalagyan natin yan, guys. Alam mo kung bakit? Kasi ang client, you have to, kumbaga, kailangan ay maging, adaptable ka sa needs ng customer mo. Ay kung customer ko, kailangan siya land bank. Ay ngayon ay online transfer na lang. So, sabi mo, land bank account ka, mapatransfer na lang po sa land bank. Pero ang land bank kasi, pag business, kailangan ay... Meron ka talaga. Pero wala tayong ATM ni land bank. So, at dito rin tayo nagbabayad minsan ng tax purposes. Wow. Okay. Atin naman balik na rin. Ayan, mukhang mga cards na to. Pero pwede namang sabihin sa kanila ay okay, madam. So, yan nga guys, ang credit card ay parang kutsilyo yan. It depends on you kung ano ang ating, kung it will serve the purpose. Kung ito ay, sa totoo lang, ang card ay hindi mo yung pera, pero napaka-generous ni banko para pautangin ka ng puhunan. At bilang entrepreneur, wala tayong cash. Kaskas lang tayo ng kaskas, araw-araw. Kaskas dito, kaskas doon, at alam niyo ba, sa paggamit ko ng 1 year ng mga credit, dalawa lang credit card natin guys, Metrobank at BDO, dadagdagan natin, dahil depende kasi yun sa lifestyle at needs mo eh. Hindi ko ito ginagamit sa luho. Siyempre, bumibili rin ako ng pang makeup, o kung anong ginagamit ko rin. But most of the time, sa business natin ginagamit yan. So, ikakaskas mo yan, ibibili natin yan, at bumabalik din, may certain rebate si banko para ibigay sa iyan. Kaya, nung first time na nabigyan nila ako ng 5,000 cashback. Sumunod 3,000 and I'm expecting another 10,000 cashback from my credit cards. Oh, yan. Tapos na tayo sa credit card. Ngayon naman sa iyong ATM. Yun nga pa lang credit card natin na BDO ay sa mga POS machine lang natin ginagamit. Ah, si BDO matalino yan. So binigyan din niya tayo pero isang shared limit niya. Ito yung ginagamit natin pag bumibili tayo sa Lazada, sa Shopee. Ini-encode mo ito para wag ma-hack itong ginagamit. Pero na-hack. Matalino na rin sila eh. At may, paki-watch nyo yung video natin na pinag-usapan kung paano ko ba napigilan. So, i-charge din ako ni BDO doon ng 11,600. Pero na-reverse back nila kasi nakita nila na hindi naman ako nagbigay ng CVV. Masyado tayo guys maingat. So, we are really protecting our cards kasi baka ubusin yan eh. Katulad nun, apple.com, blah blah blah, yun ang nagbawas ng 11.6 sa akin. Pero in-report ko agad siya kay, napigilan ka agad siya. Mabilis din, in fairness, I like BDO kasi text lang,
agad i 1 minute lang. Oh, nag-action ka agad. Nag-action sila. Ka agad sila. Oh, tapos tumawag agad ako para wag magamit na permanently black. Pinaltanan nila 'yan. Okay. So, meron... At BFF ito debit card. Meron pa. Yeah, okay. So meron tayong credit card, may debit card, 2,000 lang ang laman lagi. Kaya sabi ko, limot lagi wala ang laman ang aking bangko. Wow. Oh, ito naman, ID naman. Ito naman, unified multipurpose ID. So, bangas-bangas na nga ito. Nung OFW tayo until now, we are still a contributing member ng SSS. So, dati kasi 11 years ako sa GSIS, wala naman ako BFF nakuha. So, naging teacher kasi ako sa private school when I was 22 years old. So, guys, hindi nyo ha, 22 years old pa lang ako, nagtatrabaho na ako. So, itinuloy ko yon. Until now, I am still a paying member ng SSS. So, gusto ko na mag 60 years old para naman kahit paano, mababalik naman yung mga binabayad ko doon. Valid ID natin. And last, parang collection of IDs to eh. Yes, kasi pag nag-a-apply tayo ng pag-utang, guys, ay... meron tayong 1x1 ID, may 2x2. Uh-huh. So, lahat ng mga oportunidad ay atin, guys, sinasakyan, kumbaga. Pero, we are also choosy, and bukod sa choosy, tayo ay mapagmatyag at ini-evaluate din natin kung makabubuti o hindi. Pero, most of the time, it runs in our own favor. Ayan, hindi pa pala yung last kasi marami pa dito mga, ano ba to, mga old na? Hindi, existing pa rin naman yan, guys. Kaya nga sinabi ko sa inyo, meron tayong BPI, East West, Metrobank. So, kapag humihingi ang ating client, ang ating mga customer ng bank, ay inaibigay natin yan. At it's so easy for them kasi mabilis na ngayon eh. Digital na ngayon lahat BFF eh. Okay guys, tapos na. Meron pa. Meron pa kasi may secret packet ka pa pala dito. Oh my God, what's that? Oh my God, don't shoot me! Hindi ko alam. Meron pala ako dyan. Ang dami! Kanina 1,000 city mil, ngayon naman mga 1,008 mil na. 2,000 pala BFF. Wait, kaya ito? Hindi ko alam na may pera na ako dyan. Wow, tinawan. Habukit-kit natin. Okay, wag na natin ano the debt confidential. Hindi ko alam, 1,000,000 ako. Parang dahil pero, 2,000. Ang bayad natin yan. Palagay sa GCash. Ayan mga kaibigan, maraming po salamat sa inyong ginawang pagsubaybay, panonood, at pagsuporta po sa YouTube account ng aking BFF. Natapos na po ang ating pang-re-rate. At hopefully po ay may natutunan kayo kahit papaano. At syempre pa ay mas nakilala natin sino ba si Soxie Mendoza. Ayan. So, Ma'am Soxie, final words para sa inyong mga followers. Ay, paki-like and subscribe po naman. At pwede rin po kayong mag-comment o magtanong sa atin. At nandito po tayo para tumulong tayo sa mga OFW, sa mga nagsisimula. Bagamat pasakay-sakay lang tayo sa tricycle, but we are dreaming na dadating ang araw na makakabila rin tayo ng sarili natin sa sasakyan. Guys, lahat ng bagay natin ngayon ay outsource. May accountant, ang nag-audit, ang aking bookkeeper, outsource siya. Ang driver ko, outsource. Ang aking sasakyan pang deliver, outsource din. Oh, so, ibig sabihin, wala ka talagang regular employees. But I have may empleyado na ako ngayon. Uh-huh. And we are a business entity and we are also an employer. And we're paying the SSS contribution, PhilHealth, and Pag-ibig. So, kung ano nakukuha ng ordinaryong ano, meron din tayo. At ang aking anak, ang aking succession plan. So, siya ay empleyado ng Iraya Life Enterprises at may basic siya at meron din siya. Kung ano yung dahil HR manager tayo nun, alam naman natin kung paano natin engage ang ating employee. And I treat her when she's working as my successor or employee pa rin siya. Pero, ang bonding namin mag-ina ay siya ang aking compulsory heir. Sige po guys, thank you so much. Muna bago magpasalamat. Kasi malay natin may mga viewers tayo, okay, followers mo na gustong kopyahin ang isang Soxie Mendoza. At gusto din nilang ma-accomplish yung na-accomplish mo at gusto din nila maging successful katulad mo. Pwede po ba makahingi ng tips na pipwedeng kapulutan ng ating mga viewers? Ang akin lang po ay na-realize ko ako po ay isang tao lang. Hindi po ako android. Umiiyak po ako, nasasaktan ako, nabro-broken heart ako. Pero, at my age ay naging matalino na tayo at naging mapanuri. At ang mga past experiences ko ay
nagbigay pag-asa sa akin at naging nag-equip sa akin para maka-acquire yung mga life skills. Wow. So, kaya nyo rin yan. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Yes, sige, kaya po nating lahat. So, maraming maraming salamat, Ms. Oxy. Thank you maraming so much, sir, sa viewers. Sana naman po ay may napulot na kahit konting information ang ating mga viewers. Salamat po sa aking 1,200 subscribers. Sana po ay maging 3,000 na. Thank you po. Thank salamat you po. Bye-bye po. Bye-bye po. Guys, ano, BFF, thank you ha. Informative ba?